Yung rest back, yun yung nakatakas si MacArthur, di ba? Well, little history here. Lakselayaw, lakselayaw, de Brooks. Lakselayaw, lakselayaw, de Brooks. Dito ako dinadala ng tatay ko dun sa... Ramp ito ng jeto sa labas. Sa labas pa, right, right. Sa edad na 71 ang tinaguriang ama ng Pinoy Rock na si Pepe Smith. Pepe Smith, ang ama ng Pinoy Rock Music. Malaki ang naiambag sa Filipino Rock Music dito sa Pilipinas na naging aktibo mula 1958 hanggang 2019. Ano nga ba ang dahilan at itong si Pepe Smith ay namatay sa edad na 71? Ating alamin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, simulan na natin. Si Joseph William Feliciano Smith ay ipinanganak noong December 25, 1947. Isang Pilipinong-Amerikanong mga awit at songwriter, drummer at gitarista. Nakilala sa pamamagitan ng kanyang pangalan sa entablado na Joey Smith at Pepe Smith. Nakilala siya bilang kasapi ng Juan de la Cruz Band at naging isa sa orihinal na musikang Pilipino rock o Pinoy rock. Si Smith ay ipinanganak noong December 25, 1947 kay Edgar William Smith, isang serviceman ng Estados Unidos, at Conchita Feliciano, tubong Angeles, Pampanga. Noong si Pepe Smith ay 8 taong gulang pa lang, ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang at ang kanyang ina ay namatay sa hepatitis. Si Smith at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Raymond ay tumira kasama ang kanilang lola na si Concordia Go sa may Kamuning, Quezon City. Natutunan ni Smith ang pagtugtog ng drums nang siya ay 9 taong gulang pa lang at nabuo ang kanyang unang rock band sa edad na 11 noong 1959. Ang group band niya na ito ay binubuo ng mga kaibigan niya mula sa distrito ng Kamuning, unang tinawag na The Blue Jazzers, pagkatapos ay The Billions, at pagkatapos ay The Sappers. Bilang The Sappers, nakakuha sila ng I'm Na Buwan na gig sa Vietnam noong unang bahagi ng 1960. Makalipas ang ilang taon, si Smith ay naging rock sensation sa Maynila bilang drummer at lead vocal ng Eddie Reyes at ng bandang Downbeats na ginaya ni Mick Jagger ng Rolling Stones, na nakakuha sa kanyang titulong Mick Jaggers ng Pilipinas. Si Smith ay nagpatugtog ng drums at kumanta para sa Japanese rock trio Speed Glue and Shinki. Noong December 1970, sumali si Smith sa Pinoy rock group na Juan de la Cruz Band kasama si Wally Gonzalez, gitarista, at Mike Hanupol bilang isang drummer sa ilalim ng Orlando P. Muñoz Management. Ang Juan de la Cruz ay isang terminong Pilipino para sa Everman na katulad ng Jublo sa USA. Inilabas ni Smith ang kanyang kauna-unahang solo album na Indio Crisis sa Alpha Records noong 2005. Ang 14 na track album ay 3 taong ginawa. Ang proyekto sa Pag Record ay nagsimula noong 2002. Ang album ay sabay na inilabas kasamang Juan de la Cruz 3 CD na collection mula sa Caribal na Biker Music. Si Smith pala ay nabilanggo ng 19 na buwan dahil sa di umano'y pangangalakal ng droga. Nagsimula noong 1992. Ang palagi niyang bisita sa kulungan sa Quezon City Jail ay si Apa Ongpin, nakasama ni Pepito Bosch at iba pang mga kaibigan. Sila ay naglagay ng legal defensa para sa kanya. Kalaunan ay pinalaya siya dahil sa kawalan ng ebidensya. Noong 1994, nakaligtas naman si Smith sa isang car accident na nakaapekto sa kanyang panga at hindi makakilos ng ilang buwan. Ginampanan ni Smith ang komedikong papel sa isang sitcom ng ABS-CBN noong huling bahagi ng 2000. Si Smith ay naiugnay din sa maraming mga kababaihan sa kurso ng kanyang buhay at nagkaroon ng 5 anak. Nasabi na ang kanyang panganay na si Queenie na ipinanganak noong 1976 ay isa ring mga awit ng rock. Di kalaunan si Smith ay namatay noong January 28, 2019 sa Arnais Hospital sa edad na 71,
Matapos na isugod sa ospital, si Smith ay may nireklamo ng sakit sa dibdib habang nagsasalin ng pagtugtog ng gitara noong madaling araw sa Cainta, Rizal. Namatay siya dahil sa atake sa puso. Siya rin pala ay na-stroke ng 3 beses noong 2017. Inilibing si Smith sa Loyola Memorial Park sa Paranaque. At iyan ang maiksing kwento kay Pepe Smith. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!